Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Lola kong Tubong Kapis. Pre, si Brando, pumasok na ba siya? Tanong ni Rico sa kasamahang si Willie nang naghahanda sila ng umagang yon para sa mabigat na trabaho. Tumigil si Willie sa pagsuot ng sapatos at tiningnan nito ang kaibigang si Rico. Inilibot nito ang paningin sa paligid. Waring sinisigurado kung may makakarinig ba sa sasabihin nito. Alam mo na ba yung balita sa kanya? Bulong nito. Nangunot ang noo ni Rico dahil hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng kaibigan. Oh, ano na naman yan? Baka gagawa ka na naman ng kwento-kwento dyan ha. Nung nakarambuan eh, sinabi mo nabarang yung isa nating kakilala. Yung pala may sakit sa puso kaya namatay. Hindi pre, totoo ito, maniwala ka. Oh sige, ano na naman yung kwento mo? Pagsakay ni Rico sa trip ni Willie. Ayaw sana niyang pakinggan ang mga chismis nitong nakakalap lang sa paligid. Ngunit ayaw naman niyang magtampo ito sa kanya. Lalo na at noon pa man ay matalik na niya itong kaibigan hanggang sa magkaroon na sila ng asawa. Kasi pre, ayon sa sabi-sabi, binarang daw si Brando. May mga insektong naglabasan sa sugat niya sa paa. Maraming uod at mga langaw. Nanlalaki pa ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Ano? Barang? Meron ba sa atin yan? Oo nga pre. Ayaw mo kasing maniwala eh. Hindi ba't yan din ang ikinamatay ng isang kasamaan natin? At nung isa rin na kapitbahay ko. Umiling si Rico habang nakangiti kay Willie. Tarantado ka talaga. Imbento ka na naman dyan. Hindi mo ba nabalitaan na namatay yung isa dahil inatake sa puso at yung isa naman eh dahil may cancer? Isinuot na ni Rico ang kanyang sapatos. Palabas na siya ng kanilang pahingahan nang sundan siya ni Willie. Totoo nga pre, naku naman oh. Kung mahanap ko lang talaga yung nambabarang na yan, pababarang ko yung nag-alipusa sa akin dati. Ay nako, ewan ko sa'yo. Tanda mo na pero naniniwala ka pa rin sa mga ganyan. Oh, eto piso. Bili ka ng kausap mo. Binigyan niya ang kaibigan ng bato at agad na siyang tumakbo. Papunta sa kanilang construction site na pinagtatrabahuan. Tinawag naman siya ni Willie ng ilang ulit pero hindi na niya pinansin ang lalaki. May dalawa ng anak si Willie pero mas daig pa nito ang isang babae kung kumalap ng chismis. Ni siya nga hindi alam ang mga nangyayari sa lugar nila. Pambira naman pre oh. Iniwan mo ko dun sa kabinigyan ng bato. Aanin ko to, kakainin? Asar na sambit ni Willie nang mahabol siya nito. Mamaya ka na magdaldal pre. Dali mo na itong simento sa kabila at magagalit na naman si boss kapag nakita na niyang nakatayo lang tayo dito. Hindi na ito nagsalita pa at dali-dali lang nagbuhat ng simento. Abala sila sa trabaho ni Willie. Lalo na at may hinahabol silang araw kung kailan yon matatapos. Lalo pa at minamadali ng may-ari na matapos ang gusaling yon. Hapon na nang matapos ang kanilang trabaho ni Willie, humitit ng sigarilyo ang kaibigan na ikinaubo ni Rico. Ano ba yan pre? Sakit sa ilong ng sigarilyo mo? Reklamo niya habang habol ang hininga. Palibasa kasi hindi ka naninigarilyo. Sus, nagbagong buhay para sa asawa mo? Hindi mo ako mauto, Chong. Asar pa sa kanya ni Willie. Pinektusan niya ito sa ulo. Uy, alam mo naman na ayaw ni Sarah ang naninigarilyo, di ba? At asawa ko na siya ngayon. Kaya kailangan ko na magpakatino, no? Lalo pa't hindi ko siya mabigyan ng anak. Natigilan ang kaibigan niya dahil sa narinig nito. Sumeryoso na rin ang mukha nito dahil naging seryoso siya sa sinabi. Hindi ka ba talaga mabubuntis, pre? Gago! Ano kaalo mo sa akin, babae, para mabuntis? Eh, yun nga. Kaya huwag ka mag-alala.
Kung may problema ang similya mo at hindi makabuntis, ayaw mo nun. Wala kang anak, wala kang sakit ng ulo. Ang asawa mo na lang ang aalalahanin mo at si Lola Remedios. Natawa siya sa sinabi ni Willie at hindi niya akalain na sa pagkakataong yun may nasabi na rin itong maganda. Akala talaga niya ay puro lamang biro dito ang lahat. Akalain mo yun, may nasabi ka rin maganda sa araw na to. Pagpatuloy mo lang yan pre ha, at baka pagpalain ka. Napakagago mo. Huminto ang kaibigan niyang si Willie habang nanglalaki ang mga mata. Patay, pre. Kailangan ko palang dumaan ng tindahan. May pinibibili sa akin si Mrs. Nakto, nakalimutan ko. Baka pag umuwi ako nito na hindi ko yung dala, mapalayas ako. Ay, oo nga pala. Meron nga rin pala ako kailangan bilhin. Tumawa sa kanya si Willie at inasardin siya nitong makakalimutin. Tumungo nga si Rico kasama si Willie sa palengke at bumili ng kanilang merienda at hapunan. Nang pauwi na sila, napadaan sila sa bahay ni Brando. Napatigil si Rico at nakisilip sa mga taong naguumpukan. Napatingin siya sa kanyang kaibigang si Willie, pero napamura na lamang siya nang hindi na ito makita. Nanatili lamang nakatayo roon si Rico at nakikinig sa mga usapan ng mga kabarangay nila. Ano ba naman dahilan at bakit namatay si Brando? Ayon sa ilan, nabarang daw. May mga lumabas na insekto sa sugat nito. Hala, edi kung ganun eh, may mambabarang na sa lugar natin. Sa tingin nyo, sino? Hindi ko nga alam. Malay ko ba kung sino? Maari ding hindi mula yun sa barangay natin. Pwede ding mula sa ibang lugar. Pero sabi nila, natetano lang daw kaya namatay. Nakita ni Rico ang kaibigan na lumabas mula sa bahay ni Brando. Napahilamo siya ng kanyang mukha dahil sa ginawa ng kaibigan. Nang makalabas ito, inabangan niya ang lalaki saka hinila papunta sa isang tabi. Uy, anong ginagawa mo rin doon sa loob? Ikaw talaga pre oh. Kapag ikaw makakulong dyan, sinasabi ko lang sa'yo. Suway ni Rico rito habang nanggigigil, pero wala itong pakialam. Eh pre, ayon sa asawa kasi ni Brando, nabarang daw talaga yung asawa niya. Hindi rin niya alam ang dahilan kung bakit. Ay nako, naniniwala na talaga ako sa mga kwento-kwentong yan. Huwag mo nang ang pakialaman ng buhay ni Brando. Tara na, umuwi na tayo. Bago pa makichismis ang kaibigan niya, agad na itong hinila ni Rico pauwi sa kanilang sityo. Nagiwalay silang dalawa ni Willie nang huminto na ang lalaki sa kanila. Si Rico naman ay nagpatuloy sa paglalakad dahil sa unahan pa ang kanilang bahay. Dadaanan niya muna ang kanyang Lola Remedios at idadaan niya ang biniling kakanin para dito. Madadaanan lang ang bahay ng kanyang Lola Remedios bago ang bahay nila, kaya't nang nasa pintuan na siya ng bahay ng kanyang Lola, kumatok siya sa pinto at tinawag ito. Ah, apa, kauuwi mo lang ba? Salubong ni Lola Remedios nang buksan nito ang pinto. Nagmano agad si Rico sa matanda at humiti ito. Ola, natagalan lang dahil maraming ginawa sa gusali. Saka napadaan kami ron sa bahay ni Brando. Namatay na pala siya. May sabi-sabi na binarang daw eh. Nako, apo. Huwag kang maniniwala agad sa chismis. Sa tinagal natin sa mundo na ito, wala akong nasaksihan na mambabarang. Eh, alika at pumasok ka muna sa loob. Niluwagan ng matanda ang bukas na pinto para makapasok siya. Ay, wag na Lola. Dumaan lang ako para ibigay itong kakanin na paborito mo. Saka itong ulam mo para mamaya at bukas. Inabot niya ang ulam sa matanda at saka hinalikan ito sa noo. Ay, nako. Napakaswerte ko talaga sa iyo, apo. Sana eh, hindi ka masaktan at matagpuan mo ang kaligayahan. Ani nito habang hinahaplos ang kanyang likuran. Napakunot ang noo ni Rico dahil sa sinabing yun ng kanyang Lola Remedios. Lola, namamaalam ka na ba? At mukhang hinahabilinan mo na ako. Biro niya rito, pero ang totoo,
masasaktan siya kapag mawala ang kanyang lola. Malakas ka pa naman, di ba? Kayang-kaya mo pa nga akong buhatin eh. Kinurot siya nito sa tagiliran. Ano ka ba? Hindi pa ako mamamatay, bata ka. Aba, gusto mo na yata akong mawala sa mundong ito ah. Hindi ah. Kasi yung sinasabi mo parang papunta na rin eh. Aray! Isang kurot uli ang natanggap niya mula sa matanda. Ay sige na, umuwi ka na at bantayan mo yung asawa mong si Sarah. Po? Eh bakit la? Abay, ikaw na ang kumausap sa kanya, Rico. Hindi ko panghihimasukan ang pagsasama ninyo. Pero kapag ako'y nagalit at sinaktan kanya, may kalalagyan siya. Hindi naman lubos maintindihan ni Rico ang ibig sabihin ng kanyang Lola Remedios. Hindi na siya nagtanong pa. Niyakap na lamang niya ang matanda at nagpaalam dito. Ayaw na rin niyang magtagal at baka hinahanap na rin siya ng kanyang asawa. Masisigaw na naman siya nito at baka patulugin na naman siya sa labas ng bahay. Sa tundo sila nakatirang mag-asawa at ang kanyang Lola Remedios kaya magulo sa kanilang lugar at maingay. Nakilala niya si Sarah sa isang tindahan sa labasan. Dahil sa ganda nito, nabighani kagad siya. Simula noon ay niligawan na ni Rico ang babae at hindi niya ito tinantanan. Dahil sa karisma at kagwapuhan niya, napaibig niya ang babae. Tubong kapis ang kanyang Lola Remedios. Kinuha niya lang ang lola niya sa probinsya noong mamatay na ang magulang niya at wala nang nag-aalaga dito. Dahil siya lamang ang nag-iisang apo, siya na ang kumupkop sa matanda. Simula noong mapangasawa niya si Sarah, bumukod na ng bahay ang kanyang Lola Remedios. Dahil kung magsasama ang dalawa sa bahay ay hindi nakakasundo ang mga ito. Hindi alam ni Rico kung bakit ayaw ng kanyang lola kay Sarah. Pero kahit ganoon, hindi pa rin nawala ang respeto niya sa matanda at sa babae. Pareho niyang mahal ang mga ito. Sarah, nandito na ako. Tawag ni Rico sa asawa nang makarating sa loob ng kanilang bahay. Inihagis niya ang dalambag sa maliit na upuan at tumungo ng kusina. Inilatag niya roon ang kakaning binili niya at ulam sa palengke. Lumabas ang asawa niyang si Sarah mula sa banyo. Bagong ligo at bihis ito. Oh, ba't bagong ligo ka? Hapon na. Puna niya rito habang nagtataka. Bakit? Bawal maligo? Wala namang batas na bawal maligo sa hapon ha. Huminto ito at sinilip ang pagkaing nakahain sa mesa. Napaismid ang babae. Ito ba naman yung binili mo? Wala bang bago? Kakanina naman? Hindi ako nag-asawa para pakainin mo lang ng ganyan, no? Hindi nagustuhan ni Rico ang tono ni Sarah at ang mga sinabi nito. Gusto niya itong sagutin pero hindi niya ginawa. Mahal na mahal niya ang babae at ayaw niyang mawala ito sa buhay niya. Kaya't bumuntong hininga na lang si Rico at tiniis ang sinabi ng asawa. Eh, pasensya ka na. Yan lang yung nakayanan ko na bilin sa palengke kanina. Yan lang yung kasya sa pera ko eh. Hindi pa kasi kami nabibigyan ng boss ko ng sahod. Kaya tiis muna tayo ngayon. Hingi niya ng paumanhin dito. Sinubukan niyang lapitan si Sarah para yakapin ito at halikan pero agad itong umiwas. Maligo ka nga't magbihis. Saka mag-ayos na rin, amoy pawis ka eh. Tinalikuran siya ng babae at pumunta ito ng sala. Nakabis ito ng bestida na hapit sa katawan. Naglagay rin ito ng lipstick. Hindi ako maghahaponan dito. Doon muna ako sa tindahan namin ni Mama. Baka mas masarap pa yung ulam namin doon eh. Eh, pero Sarah, hindi ba pinabili mo ako ng paborito mong ulam? Sana yung binili ko kung hindi mo kakainin. Habol niya pa rito ng palabas na ito ng bahay nila. Irita ang babae na bumaling sa kanya. Ang
Kainin mo na lang, Rico. Hindi ko na yung paborito. Sige na. Hinihintay na ako nila, Mama. Wala nang nagawa pa si Rico nang umalis na si Sarah at iwan siya nito. Hindi alam ni Rico kung bakit biglang nagbago ito ng mga nakaraang araw. Napansin niya lang ang pagbabagong yon ng babae. Simula nung malaman nito na hindi na siya makapagbibigay ng mga gusto nito dahil kaunti na lang ang sahod niya. Ang inaasahan niyang suporta mula kay Sarah ay hindi niya natanggap. Sa halip, mas pinaramdam nito sa kanya na isa siyang inutil at hindi buo bilang isang lalaki at asawa. Kaya nauunawaan niya ito kung bakit ganun na lamang ito sa kanya. Napailamos na lang sa kanyang mukha si Rico at napatingin sa kanyang bag. Binuksan niya yon, saka kinuha ang isang stick ng sigarilyo. Agad niya yung sinindihan, saka nagsimulang humithit. Kahit papaano ay maburaman lang noon ang kanyang iniisip. Kinaumagahan, hindi naabutan ni Rico ang asawa. Hindi ito umuwi ng kanilang bahay kagabi. Kaya't sa palagay niya ay natulog ang asawa sa bahay ng mga magulang nito. Hindi niya alam kung ano ang mali niyang nagawa at labis ang inis sa kanya ni Sarah nitong mga nakaraang araw, bukod sa kakulangan niya. Noong una naman ay maayos naman ang pakikitungo nito sa kanya. Masaya naman ito kapag may inuuwi siyang simpleng pagkain. Ayon nga dito ay kahit ano pa ang pagkain iuwi niya ay ayos lang. Kaya't pinagtakan niya ang bagay na yon. Napadaan si Rico sa bahay ng kanyang Lola Remedios ng umagang yon. Nagmano siya sa matanda. Napansin nito ang kalungkutan niya kaya't hindi nito maiwasan na tanungin siya. Apo, pasok ka muna sa loob. Saglit lang at mag-uusap tayo. Tawag nito sa kanya, saka siya pinapasok sa loob. Saglit lang ha. Ayaw ko hong mahuli sa trabaho ko eh. Baka mapagalitan na naman ako ng boss namin. Aba't tingnan mo tong batang ito. Madaling ba naman ako? May minamadali ba sa pag-uusap? Inis nitong sambit habang masama ang tingin sa kanya. Napatawa si Rico at nginitian ang kanyang Lola Remedios. Umupo siya sa silya na naroon at inilibot ang buong paningin sa paligid ng bahay na matanda. Maliit lamang yon at hindi kalakihan. Minadali rin kasi niya yung gawin para may matuluyan ang lola niya nang mag-asawa siya. Sige, kain ka muna apo. Nakapagbenta kasi ako kahapon ng basahan kaya't nakabili ako ng pagkain. Pasensya na at yan lang ang may bibigay ko. Kung hindi mo makain eh, baunin mo na lang sa trabaho. Iniabot nito sa kanya ang plato na may lamang adobong baboy sa kakanin. Ala, baunin ko na lang po siguro. Hindi ko na makakain to ngayon. Abay, sige. Pero mag-usap na muna tayo saglit habang nilalagay ko ito sa baunan mo. Pagpayag naman ni Lola Remedios niya. Sige lah. Ano pang pag-uusapan natin? Yang asawa mo na si Sarah. Nakita ko siyang nasa tindahan kagabi. May problema ba kayo mag-asawa? Huminga ng malalim si Rico. Hindi niya alam kung sasagutin ba niya ang kanyang Lola Remedios o hindi. Ayaw niya kasi itong madami pa sa problema nila ni Sarah. Wala lah. Ayos lang ako. Siguro galit lang sa akin ang asawa ko dahil hindi ko siya mabigyan ng anak. Medyo nalulungkot na saad niya habang umiiwas ito ng tingin sa kanyang lola. Eh, abat, hindi tama yan. Hindi rason ang pagkukulang mo para ganunin kanya, Rico. Alam mo, nasa simula pa lang talaga eh hindi ko na gusto ang ugali niyang asawa mo, Rico. Ni hindi nga man lang niya ako dinadalaw rito. At yan pa pala ang pakikitungo niya sa'yo. Galit na galit ang Lola Remedios niya sa mga oras na yon. Noon lamang nakita ni Rico na ganun ito kagalit. Hinawakan niya ang matanda sa kamay at pinisil yon. Lola, huwag mo nang alalahanin yon. Sige ka, baka tumaas na naman yung dugo mo.
Ang aga-aga pa. Ang init-init kaagad ng ulo mo. Kalma ka lang la. Kaya ko to. Maniwala ka. Pagpapakalma niya rito. Niyakap niya ang matanda sa kahinalikan nito sa noo. No, sige na la. Mag-iingat po kayo palagi dito ha. Papasok na po ako sa trabaho. Oh, siya, sige. Mag-iingat ka, apo. Kumaway pa si Rico sa kanyang Lola Remedios bago siya tuluyang lumisan papunta sa kanyang trabaho. Pre, alam mo bang nakita ko yung asawa mo kagabi doon sa sityo namin? Saad ni Willie nang kumakain silang dalawa ng tanghalian. Napatigil sa pagsubo si Rico at tiningnan ang kaibigan. Eh, hindi kasi siya umuwi kagabi. Galit sa akin. Siguro doon siya natulog sa bahay ng mga magulang niya. Ha? Sa mga magulang niya? Eh bakit nandun sa area namin, pre? Hindi mo ba siya natatanong? Nako, ingatan mo ang asawa mo, pre. Mahirap na't baka siya ang susunod na biktima. Hirap pa naman sa panahon ngayon. Uso mga kidnapping at holdapan. Oo nga eh. Kaso, hindi ko naman siya kayang patulan. Kasalanan ko naman kung bakit siya nagkakaganon eh. Sagot niya sabay subo ng kanin. Hindi tama yan, pre. Dapat sa inyong mag-asawa, mag-usap ng masinsinan. Nang maliwanagan siya. Hindi mo naman hiningi o kasalanan kung bakit ka ganyan eh. Uminom ito ng tubig saka ibinigay nito sa kanya. Natigilan si Rico sa sinabing yon ng kaibigan. Baka nga maayos pa niya ang lamat na unti-unting sumisira sa pagsasama nila ni Sarah. Kung kakausapin niya ito na maayos, kailangan niya lang ipaliwanag dito na wala siyang kasalanan at biktima lamang siya ng kanyang pagkukulang. Eh ano kung hindi mo siya mabigyan ng anak? Napapaligaya mo naman siya sa kama, di ba? Biro pa nito na siyang ikinasama niya ng tingin. Huwag mo nga binabastos ang asawa ko, pre, ha? Kahit na ganun yun, mahal na mahal ko siya. Nire-respeto ko. Itinaas naman ni William ang kamay nito habang humihingi ng pasensya sa kanya. Hindi na lamang ito pinansin ni Rico at itinuloy na lamang ang pagkain. Nang pauwi na sila ni Willie galing trabaho, inaya siya nito na dumaan muna sa lamay ni Brando. Ayaw na sana ni Rico ngunit wala na siyang nagawa nang pilitin siya ng kanyang kaibigan. Kawawang Brando, hindi niya man lang naranasan ang kaligayahan. Kuminto ni Willie na umiiling-iling. Anong ibig mong sabihin dyan? Salubong ang kilay niyang tanong sa lalaki. Bumaling sa kanya si Willie saka mahinang bumulong sa kanyang tenga. Kaligayaan sa kama at sa babae. Minsan ay gusto nang sapakin ni Rico si Willie nang magising ito sa katotohanan. Pero hindi naman niya magawa. Sadyang nasa pagkatao na ng lalaki ang maging palabiro nito. Tumimik ka na nga dyan. Patay na nga yung tao, pinupuna mo pa. Suway niya rito. Kasalukuyan silang umiinom ng kape ni Willie habang nakikipagsabayan sa mga taong naroon na nagsusugal. Tama naman ah. Balitang balita nga na dahil sa pakikipagrelasyon nito sa babaeng may asawa, ayun, binarang. At saan mo naman nakuha yung chismis na yan? Sa paligid, pre. Marami kayang kumakalat. Ani nito sabay kuha ng sigarilyo mula sa bulsa. Binigyan siya nito ng isang stick at hindi siya tumanggi. Sumalubong ang mga kilay ni Willie habang nakatingin sa kanya. Napangiti na lamang si Rico at hindi nagsalita. Ang laki talaga ng problema niyo ng asawa mo, pre. Kailangan mo na siyang kausapin. Hindi sumagot si Rico at inaya na lang ang kaibigang uminom ng gabing yon. Hindi makalakad ng tuwid si Rico nang pauwi na siya sa kanila. Ginabi silang dalawa ni Willie dahil matagal nilang naubos ay isang botelya ng alak. Nagmapadaan ang lalaki sa harapan ng bahay ng kanyang lola, napansin niyang bukas pa ang ilaw. Huminto siya sa harap ng bahay nito sa kasunod-sunod na kinalabog ang pinto. Da! Da! Papasukin niyo ako!
Tawag niya rito na papikit-pikit pa ang mga mata na dala ng kalasingan. Maya-maya'y bumukas ang pinto at bumungad sa kanya si Lola Remedios. Ba't gabi na, Rico? Kauwi mo lang ba? At saka, may alak ka. Uminom ka na naman? Halika nga muna rito sa loob. Hinila siya nito papasok sa bahay nito. Tumawa si Rico nang maupo sa silya. La, hindi na ba ako mahal ni Sarah? Ayaw na ba niya sa akin? Binatukan siya ng kanyang Lola Remedios nang umiyak siya. La naman eh, nagdadrama ako rito, babatukan mo lang ako. Para magising ka sa katotohanan. Sabi ko na sa iyo, hindi talaga maganda ang kutob ko riyan sa napangasawa mo. Pero la, mabait naman siya eh. Oo, nung hindi mo pa siya asawa at may pera ka pang naibibigay sa kanya. Pero na maging asawa mo na at hindi ka na nakapagbibigay ng mga gusto niya, ayun, nagbago ng gagang yan. Iiyak-iyakan mo pa yan. Sumandal sa upuan si Rico at napapikit ng mariin. Nahihilo siya dala ng kalasingan. Mas lalo pang nagulo ang isip niya sa mga sinabi sa kanya ng kanyang Lola Remedios. Sige, matulog ka na muna dyan na po. Ako nang bahala sa asawa mo. Hindi na narinig ni Rico ang sinabi ng kanyang lola dahil tuluyan na siyang nakatulog. Oh, apo, hindi ka ba mag-aalmusal? May niluto kong tuyo roon. Anyaya sa kanya na matanda nang magising siya kinaumagahan. Hindi na la. Kailangan ko na umuwi ng bahay at baka naghihintay na sa akin si Sarah. Baka pagalitan pa ako nun. Paalam niya rito. Sa tingin mo nasa bahay na ang asawa mo at talagang hinihintay ka? Aba, baka masaya nga yun ngayon dahil wala ka sa inyo. Natigil si Rico sa pagsuot ng kanyang tsinelas nang marinig ang sinabi ng kanyang Lola Remedios. La, ano pong ibig niyong sabihin? Hindi nakauwi ng bahay si Sarah? Oo, apo. Kagabi pa walang ilaw ang bahay ninyo. Iisa lang ang ibig sabihin noon. Wala siya. Sige la. Dadaanan ko na lang siya doon sa bahay ng mga magulang niya at kakausapin. Hindi na nagsalita ang kanyang Lola Remedios at tinanguan lang siya nito. Umuwi ng bahay nila si Rico at tiningnan ang silid nilang mag-asawa. Nangalumbaba siya nang makitang walang tao sa buong bahay. Tama nga ang lola niya at hindi umuwi si Sarah nung gabi. Mabilis na naligo at nagbihis si Rico saka agad na tumungo sa bahay ng kanyang benan. Ilang beses pa siyang kumatok sa pinto bago siya pagbuksan. Nagulat pa siyang si Sarah ang lumabas. Sarah, hindi ka ba umuwi ng bahay kagabi? Tanong niya kaagad sa babae. Irita itong bumaling sa kanya. O ano ngayon? Wala ka nang pakialam doon. Mas gusto ko rito matulog sa bahay namin kaysa sa bahay mo na mukhang hindi bahay ng tao. Hindi napigilan ni Rico ang masaktan sa sinabi ng kanyang asawa. Hindi niya akalain na ibang iba ang Sarah na nakilala niya noon kaysa sa ngayon. Mukhang tama ang kanyang Lola Remedios. Nagpadalos-dalos siya sa pag-ibig at hindi niya muna kinilala ng lubos ang babae. Pero kahit na ganoon, mahal na mahal pa rin niya si Sarah. Handa niyang gawin ang lahat para dito. Mahal, kung ano man ang nagawa kong kasalanan sa iyo, humihingi ako ng tawad. Bumalik ka na sa bahay. Kung ano man ang pagkukulang ko, pangako, pupunan ko yun sa abot ng aking makakaya. Tumawa si Sarah at umiling. Hindi alam ni Rico kung ano ang ibig sabihin nun, kung may nasabi ba siyang mali at ganun na lamang ang naging reaksyon ng babae. Tinulak siya ni Sarah. Umalis ka na nga. Maghiwalay na tayo. Hindi na ako masaya na maging asawa ka.
ni hindi mo na nga ako napapaligaya eh. Ni hindi mo ako mabigyan ng gusto ko at ng anak. Inutil! Tinulak muli siya ni Sarah bago ito pumasok ng bahay. Naiwan si Rico na nakatayo lang at hindi alam kung ano ang nararamdaman. Bre, ayos ka lang ba? Lalim ng iniisip mo ah. Pukaw sa kanya ni Willie nang tila wala siya sa sarili habang nagtatrabaho. Umining siya sa kaibigan at nginitian nito. Ayos lang ako pre. May mga iniisip lang nitong mga nakaraang araw. Hindi pa rin ba kayo nagkakaayos ng asawa mo? Napatigil si Rico sa paghalo ng semento at dinalingan ang kaibigan. Yun nga ang problema pre. Gusto nang makipaghiwalay sa akin si Sarah. Ayaw niya na sa akin dahil sa kapansanan kong hindi makapagbigay sa kanya ng anak. Ano? 2 taon na kayong kasal ah. Bakit nagkaganon? Hindi mo ba alam kung bakit biglang naging ganon si Sarah sa'yo? Di ba nasabi mo sa akin noon pre? Na inamin mo naman sa kanya na simula pa lang may problema ka. Oo nga pre. Ayos naman sa kanya yun eh. Kaya nga pumayag pa rin siyang magpakasal sa akin. Kaya nga nagtataka ako ngayon bakit ganun na siya. Tiningnan siya ni Willie at tila ayaw pa nitong bitiwan ang susunod na sasabihin. Ngunit maya-maya'y lumapit sa kanya ang lalaki sa kabumulong. Hindi kaya pre, hindi naman siya nanguhusga ha. Sa tingin mo, may iba si Sarah? Tinulak ni Rico ang kaibigan at natatawang umiling. Ayan ka na naman sa mga sinasabi mo eh. Palibasa kasi, nakikinig ka sa chismis. Hindi magagawa sa akin ni Sarah yan, no? Mahal ako nun. Pero sa kaloob-looban ni Rico ay hindi niya may pagkakaila na maaring tama ang kaibigang si Willie. Ikaw pre, kung anong paniniwalaan mo, ang sa akin lang eh, bantayan mo si Sarah at baka malaman mo kung bakit. Buong araw na yun ang naging laman ng isip ni Rico. Hanggang sa naglalakad sila ni Willie pa uwi, hindi niya na napapansin ang mga gulong nangyayari sa paligid at tila wala ng direksyon ng kanyang nilalakaran. Pre, pre, asawa mo yun di ba? Si Sarah? Pukaw sa kanya ni Willie nang mapadako sila sa isang iskinita. Naisipan nila ni Willie na doon muna dumaan nang makarating kagad sila sa kanilang bahay. Tiningnan ni Rico ang itinuturo ni Willie. Nung unay, hindi pa niya makilala ang babae sa malayo dahil nakatalikod ito. Ngunit nang humarap ang babae, ay nakilala niya na ito. Si Sarah nga pre. Kaso, may kasama siya. Si Gabby ba yan? Napakuyo mang kamay ni Rico nang makita si Sarah na nakikipaghalikan kay Gabby, ang isa sa negosyante roon sa tundo. Pre, pre, sandali! Hinila siya ni Willie para pigilan sa kanyang pagsugod pero wala na itong nagawa sa lakas niya. Mabilis na pinuntahan ni Rico si Gabby at sinuntok yon. Dahilan para humandusay ang lalaki sa sementadong kalsada pagkasuntok sa mukha. Maayop! Binalingan niya si Sarah saka ito hinawakan ng maigpit sa braso. Kaya pala gusto mo makipaghiwalay sa akin dahil may iba ka na? Bakit? Binibigay ba niya ang lahat sa'yo? Oh, Rico, binibigay niya ang lahat ng gusto ko, pati sa ama. E ikaw, hindi mo na ako mabilan ng mga magagandang damit at mga mamahaling sapatos dahil kulang na kulang na sa pagkain natin araw-araw ang kinikita mo. Hindi ko kayang mabuhay sa ganun lang, Rico. Nabitiwan ni Rico si Sarah at tinitigan ito. Gusto niyang sampalin ang babae at suntukin dahil sa galit, ngunit hindi niya magawa. Inis niyang sinuntok ang pader at mabilis na iniwan si Sarah at ang kabit nitong si Gabby.
Nilampasan niya si Willie at mabilis naman itong sumunod sa kanyang likuran. Mga ayop sila. Napakawalang hiya. Mahal na mahal ko siya, pre. Pero bakit ganun? Ginawa ko lahat para sa kanya. Pero dahil lang sa kakulangan ko, ipagpapalit niya ako sa iba. Sa tingin mo, pre, tama ba yun? Ha? Inisang lagok ni Rico ang botelya ng alak habang nakikinig naman sa kanya si Willie. Tama na yan, pre. Kanina pa dumudugo yung kamay mo. Puna naman sa kanya ni Willie at nag-aalala para sa kanya. Tumawa si Rico at umiling. Ang sakit, pre. Gago talaga. Be, lasing ka na. Iuwi na kita sa inyo. Hindi. Ayoko umuwi sa bahay na yun. Kay Lola na lang ako uuwi. Humagulgol ng iyak si Rico habang nakapangulumbaba sa mesa. Pagkatapos noon ay tumawa siya. Tapos iiyak siya uli. Inalalayan siya ni Willie hanggang sa makarating sila sa bahay ng Lola Remedios niya. Ah, Willie! Anong nangyari sa apo ka? Eh, sobrang lasing, Lola. Nakita niya kasi na may ibang lalaki yung asawa niya eh. Yan ang ginawa niya, nagpakalasing. Sumbong naman ni Willie. Ganun ba? O siya, ako nang bahala sa kanya. Pakialalayan na lang ako at dalhin natin siya sa kama. Nang makalis na si Willie, binalingan si Rico ng kanyang Lola Remedios. Awang-awa ang matanda na nakatingin sa kanya. Hayaan mo, apo. Ako ang magiganti dyan sa sakit na nararamdaman mo. Paparusahan ko sila sa ginawa nila sa'yo. Makalipas ng ilang araw, hindi pa rin mawala-wala sa isip ni Rico ang panloloko sa kanya ni Sarah. Naroon pa rin ang sakit at sugat sa kanyang puso. Pero kahit papaano, ay natatanggap na rin niya na hindi talaga para sa kanya ang babae. Tama nga ang lola niya na dapat kinilala niya muna si Sarah bago ito pinakasalan. Pera lang pala ang habol nito sa kanya. Nung wala na siyang maibigay rito, humanap na ito ng ibang lalaki na nakapagbibigay ng mga luho nito. Pre, kumusta ka na? Tanong sa kanya ni Willie nang bisitahin siya nito sa bahay ng kanyang Lola Remedios. Ito pre, ayos lang ako. Medyo tanggap ko na rin yung mga nangyari. Mabuti naman pre. nabalitaan mo na ba? Napabuntong hininga si Rico dahil sa linyahan na naman ni Willie na yon. Alam niya na may chismis na naman ng lalaki na ibabalita sa kanya. Ano na naman yan? Irita niyang tanong. Si Gabby, patay na! Natigil si Rico sa pag-inom ng alak nang marinig niya ang sinabi ng kaibigan. Ha? Bakit daw? Nabarang daw eh. Ayon sa mga kasama niya, sumuka raw ito ng mga iba't ibang insekto na mula mukha at ng mga mata hanggang sa binawian ng buhay. At ito pa, ang asawa mo, ang ex mo pre. Hinintay ni Rico na ipagpatuloy ni Willie ang sasabihin. Ilang araw na raw siya na nilalagnat. May tumutubo raw na bukol sa ita nito eh. Hindi alam ni Rico pero nag-alala pa rin siya sa dating asawa. Pre, puntahan natin siya. Dali-daling nagbihis si Rico at mabilis na nagpaalam sa kanyang Lola Remedios. Habang naglalakad papunta sa bahay nila Sarah, hindi mapigilan ni Rico ang mapaisip ng malalim. Ang kanyang Lola Remedios may sinabi ito sa kanya nung lasing siyang inihatid ni Willie. Ngunit hindi niya rin yun maalala ng lubos. Pero hindi sigurado si Rico roon kaya't ipinagwalang bahala na muna niya ang naisip. Sarah! Sarah! Bumukas ang pinto at sumalubong sa kanya ang nanay ni Sarah. Si Sarah ho? Nasa loob siya. Namamahinga.
Ilang araw na siyang nilalagnat dahil sa bukol na tumubo sa kanyang hita. Anong ginagawa mo rito? Masungit na sambit nito habang naka-ismid. Bibisitahin ko lang ho sana siya. Naging sagot naman ni Rico. Hag! Isang sigaw ang kanyang narinig mula sa loob. Mabilis na tumakbo si Rico kasunod si Willie papasok sa bahay. Naabutan nila si Sara na namumula ang mukha at may mga insektong naglalabasan sa bunganga nito. May mga alupihan din at uod na gumagapang sa binti nito mula sa napisang bukol sa hita. Pre! Utal-utalang boses ni Willie nang kalabitin siya nito. Nakatayo lamang doon si Rico at nagimbal sa nasaksihan. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Namayani ang iyak ng nanay ni Sara habang nagsisisigaw ito ng tulong. Mabilis na tumakbo si Rico pabalik sa bahay ng kanyang Lola Remedios. Naalala na niya ang sinabi ng matanda ng gabing yung lasing siya. Naalala rin niya na minsang sinabi sa kanya ng mga magulang noong bata pa siya na magaling mambarang ang kanyang Lola Remedios na tubong kapis. Lola! Lola! Anong ginawa mo kay Sara? Yun agad ang tanong niya pagbukas ng pinto ng bahay ng kanyang Lola Remedios. Naabutan niya ang matanda na nagpapausok at may mga salitang binibikas na hindi niya maintindihan. Maraming nakasinding kandila sa altar at bahay nito. Mabilis na sinaran ni Rico ang pinto at ang mga bintana para hindi ito makita at hindi sila marinig ng mga nasa labas. Tumigil ang kanyang lola sa pagdarasal ng Latin at hinipan ang itim na kandila. Bumaling ito sa kanya. Dapat lang yun sa kanya, apo. Nang sa ganon, matuto siya sa kasalanan niyang ginawa sa iyo. Gusto kong pagsisihan niya ang pananakit niya sa damdamin mo. Pero la, hindi naman yun eh. Ikaw ba ang may gawa sa mga taong namatay? Nilapitan niya ang kanyang lola at hinawakan siya sa magkabilang balikat. Ginawa ko lamang ang nararapat, apo. Tama lang yun sa kanila dahil niloloko nila ang kanilang asawa at gumagawa sila ng masama sa lipunan. Umiling si Rico at umiyak na tinitingnan ang matanda sa mga mata. La, buwihin mo na ang ginawa mo kay Sara. Tama na, la. Huwag mo nang gawin ito. Huwag kang mag-alala, apo. Hindi naman mamamatay ang asawa mo. Ginawa ko lang yun sa kanya para makita ko kung nagsisisi siya sa ginawa niyang kasalanan. Gagaling siya kapag humingi siya ng tawad sa iyo. Namatay ang mga kandilang nakasindi sa bahay ng kanyang Lola Remedios nang humangin bigla ng malakas. Tiningnan siya ng kanyang lola bago ito bumalik sa altar at may tiningnan na isang botelya. Isa yung alupihan. Pula ang kulay noon hanggang sa unti-unting napalitan ng kulay itim. Magaling na si Sara. Nagsisisi na siya sa mga kasalanan niya at sa panloloko niya sa iyo. Ngumiti si Rico at niyakap ang kanyang Lola Remedios. Mahal na mahal mo talaga ang asawa mo. Naway sa pangalawang pagkakataon maibigay niya sa iyo ang pagmamahal na karapat at dapat para sa iyo. Kaya't ikaw, apo, huwag na huwag kang gagawa ng kahit anong ikasasakit ng iba. Lalo na at naranasan mo ang masaktan. Tumango si Rico na naiiyak at tinalika ng matanda sa noon nito. Maraming salamat, Lola. Palagi mo akong pinoprotektahan. Pero ipangako mo sa akin na ito na ang huling beses na gagawin mo ang bagay nito, Lola. Pwede po ba? Para mo na rin sinabi na mamatay na ako, Rico. Pero Lola, hindi naman sa ganun. Ang ibig ko sabihin, yung ginagawa mong pambabarang, itigil mo na. Ngumiti lang sa kanya ang matanda at tumango.
at niyakap siya nito ng mahigpit. Miko, sana mapatawad mo ako sa mga kasalanang nagawa ko. Labis kong pinagsisisihan ang lahat ng yon. Mahal na kita talaga eh. Sadyang nasilaw lang ako sa mga material na bagay na ibinibigay sa akin ni Gabby. Napatingin si Rico kay Sara. Pinuntahan siya ng babae sa bahay nila nang tuluyan na itong gumaling. Naging misteryo sa buong tundo ang nangyari sa babae. Na siya at ang Lola Remedios lamang niya ang tanging nakakaalam. Huwag mo nang isipin, mahal. Sa mga ginawa mo, may napagtanto rin ako na hindi dapat pinipilit ang pagmamahal, lalo na't hindi ka naman mahal talaga ng isang tao. Saka, hindi naman pagmamahal kung sa material na bagay ka lang naman nasisiyahan o sa pera, di ba? Pinapatawad na kita sa lahat, pero hindi ibig sabihin nun, tinatanggap na kita muli sa buhay ko. Nagpatuloy si Rico nang hindi nakapagsalita pa si Sara. Sa ngayon, aayusin ko na muna ang buhay ko kasama si Lola Remedios. Kung ako sa'yo, hanapin mo na rin ang sarili mo, Sara. At kung papayagan man ng Diyos na tayo talaga sa isa't isa, gagawa siya ng paraan para magtagpo tayong muli. Sana sa mga nangyari sa'yo, ay may natutunan ka sa mga yon. Nginitian niya ang babae bago ito tinapik sa balikat. Iniwan niya si Sara at sinalubong ang kanyang Lola Remedios. Simula noon, baon-baon ni Rico ang mga pangaral sa kanya ng kanyang Lola. Naging masaya siya sa kung ano ang bagay na ibinibigay sa kanya. At mas lalo niyang pinahalagahan ang mga taong nagpaparamdam sa kanya ng pagmamahal. Sa nangyari sa kanila ni Sara ay siyang gumising kay Rico sa katotohanan na ang pakikiapid at pagnanasa sa material na bagay ay isang mortal na kasalanan at hindi maituturing na isang tunay na pagmamahal. Wakas!